Hola, hola. Into this video, gagawa tayo ng hopya. So, ang ating ingredients sa ating hopya, of course, yung ating coffee mate. Gagamit tayo ng one and one half cup of coffee mate, 1 1/2 cup of sugar, 2 cups of flour, and 1/2 cup of oil, then yung sibuya natin, 1 1/2 cup of sibuya or spring onion, then ito yung gagamitin natin na pang-wrap sa ating hopya, yung Boitoni empanada na pangbalot. So, sisimulan na natin ang ating pagluluto ng ating hopya. Gagawin natin mga langga, i-mix lang natin itong ating mga ingredients. So, uunahin natin itong ating coffee mate. Itong coffee mate natin, 1. Kasi itong coffee mate, 1 1/2 cup na coffee mate. So, kailangan natin 1 1/2 cup na coffee mate. Ito yung gamit ko na pa. So, ayan, 1 1/2 cup of coffee mate. Tapos, yung sugar natin, 1 1/2 cup of sugar din ang gamitin natin. 1 1/2 cup of sugar. So, paghaluin lang natin sila dito. Ayan, yung sugar. Tapos, yung flour natin, 2 cups of flour. So, paghaluin natin, 1 cup na yan. So, kailangan pa natin ng another 1/2 cup. So, magtakal tayo ng 1/2 cup pa. Kailangan pa natin ng 1 cup. Kasi 2 cups of kailangan natin. So, yan. 2 cups na siya. Tapos, ang gagawin natin, ito, ang ating oil, gawin natin is, gawin natin ito, actually 1 1/2 cup lang ito yung oil natin, so ito na yung 1 1/2 cup of oil natin, ilagay natin dito. Tapos, yung sibuyas natin, yung spring onion natin. So, mabilis lang ito mga langga. Paghalu-haluin lang ito lahat ng ingredients. Tapos, hahaluin natin ng ganito. Haluin natin. I-mix lang natin. Oo, ang bango. Alam niyo ang bango ng ano. Kanina umiiyak ako nito habang inaano ko itong ating ano. Sibuyas. Kasi nakakaano siya. So, depende din yun sa inyo mga langka. Pwede nyo i-adjust. Basta, anuhin nyo lang yung takal nyo. Ayan. Siyempre, halu-haluin natin ito. Halong-halong lang natin hanggang sa ma-spread na yung ating ingredients. Mix-mix na natin sila. Sarap nito mga langga. Alam niyo nung itong recipe na ito, recipe ito ng aking sister-in-law sa Germany. Kasi nung bago ako dito, doon ako dumiretso sa Germany. So, ipinagluto niya ako nito. Nagluto kaming dalawa na hopya. At yun ang binaon ko papuntang Madrid. So, sobrang sarap siya mga langga. Kaya, sabi ko, magluluto ulit ako nito.
So, kasi yung ibang hopya, ayoko yung sa hopya na dry. Ang gusto ko sa hopya kasi yung ano siya, creamy siya ba, ano yung loob niya. So, ito yung ating hopya. Haluin lang natin. Yan siya. Medyo halo-halo na siya, no? Pero kailangan pa natin haluin ang haluin para maging proportional. Kailangan talaga halong-halo siya. Yan ang gagawin natin, mga langga. Hiwain natin yung ating wrapper na irarap natin sa ating hopya. Ganyan lang. Hiwain natin para makagawa tayo ng 15 pieces na hopya sa isang wrapper na ganito. So, 15 yung magagawa natin na hopya. So, ganyan lang siya. Yan, parang square-square lang siya na ganito. Yan. So, 16 pala ang magagawa natin. 16 na hopya ang magagawa natin sa isang wrapper. So, ganyan lang siya. Kadali, mga langga. So, magra-wrap na tayo. So, kukuha lang tayo ng isang kutsarang ganito. At ilalagay natin sa ating. Ayan. Tapos, gagawin natin. Ganyan. At saka ganyan. Yan na siya. Nabuo na siya ng ganito. Ito na siya, mga langga. So, ito na siya. So, ganun lang yung proseso. Tapos, isang ganito. Isang maliit na bakal. Tapos, ganito na siya. Diba? Ganyan na siya. Gawin natin ganito. Ganyan. 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 Pagdugtungin natin ito dito. Dugtungin natin yun dyan. Tapos, ito na siya. So, pormang hopya na siya, mga langga. Yan na siya. Pormang hopya na siya. Sit aside natin. Gawa tayo ulit. So, mabilis lang, di ba? Ang bilis lang gawin, mga langga. So, hindi siya mahirap gawin. Kasi pag na-mix mo na yung mga ingredients, madali lang siya. So, yan na siya. O, di ba? Yan na siya. O, yan. See? Ang galing nito, mga langga. Tsaka special hopya ito, mga langga. Sobrang creamy ito sa loob. Hindi siya dry. Kasi ayaw ko yung dry na hopya na parang wala kang malasap na ano. Kaya ito, sobrang sarap siya. Kasi juicy-juicy siya, mga langga. Juicy-juicy itong hopya natin. So, ganyan lang kabilis ang paggawa nito. Ganyan lang. So, diba, ang dali lang. So, yan na siya. Yan na. Ganyan na. Bakit nito o naiiba? Yeah, super. Oh, ito na. So, yan. Lagyan natin ng butter yung ano para hindi magdikit yung ating lagayan bago natin ilagay sa oven. So, yan na mga langga. Ang gagawin natin, natapos na natin, no? Ang gagawin natin, lagyan natin dito ng ito. Yung egg natin, ikot natin dito sa taas dito. Gawin natin ganito bago natin ilagay sa oven ito. So, para mamaya, sarap na ito. Pinapainit lang natin yung ating horno, yung ating oven, para ilagay natin itong ating masarap na hopya. Special hopya ito, mga langga, hindi ito tinipid sa ingredients, sobrang sarap nito. Kaya ganyan, talagang mapawaw ka nito pag natikman mo ito, mga langga. So, itry nyo ito, mga langga, sa at least hindi na kayo bibili ng tinapay,
Ito na gawa na homemade na hupia. Masarap ito pang merienda, pang kape, kung pang ano, any occasion pwede din. Kasi ang sarap nito. Ayoko kasi yung hupia langga na hindi ano, hindi juicy sa loob. Gusto ko yung hupia basa sa loob. Kaya ito talagang makita mo. Hindi ko ito tinipid sa ingredients para sarap na sarap pag naluto. Siyempre, ito kakainin ko ng ilang linggo, no? Ayan, yan na siya. So, pwede na natin ilagay sa oven ang ating na-finish na nalagyan na natin ng itlog sa taas. Yung yellow egg lang ang nilagay ko, mga langga. So, yan na lang ka ang ating hopia. Nilagay na natin sa ating oven. At mag-antay na lang tayo ng 30 minutes para tingnan natin kung luto na siya at haunin na natin. So, mga langga, tingnan nyo. Kumikinang-kinang nga, diba? So, yan siya. So, yan. So, madali lang talaga magluto ng hopia. Kaya, sobrang sarap ito. Special hopia ito, mga langga. So, ito na siya, mga langga. Oh, titingnan natin, ha? Itingnan lang natin. Kunin muna natin sandali. Titingnan natin kung luto na siya. Kasi yan na siya. Oh, tingnan nyo. Nag-brown na yung taas niya. So, titingnan natin at titikman muna natin. So, this is our finished hopia, mga langga. So, the color is very, very good. You see? So, it's so juicy, mga langga, yung ating hopia. Malambot siya sa loob, kaya yan siya. Ang ganda niya tingnan. Kaya, mga langga, gawin nyo to, mga langga. Panoorin nyo yung video at gawin nyo to. So, sa hindi pa po connected sa aking channel, please don't forget to subscribe my channel at panoorin nyo yung video ko. At please support my YouTube member, Kusina ni Daddy, Malak Worldwide TC, Ning Bell Channel, Rose Kami Simply Amazing, Lisel at Home, Bread Ako, Gatrim Channel, and don't forget our chef admin, Jad's Foodie, and more. So, thank you so much, mga langga, at supportaran niyo po ang aking mga videos. Bye-bye!